What's up guys? Welcome back to my channel. Guys, ang dami ang tatanong ito kung ano nga bang status ng relationship nila MC and JohnFred after ng controversial issue na kanilang breakup. Well guys, eto na at mismo si MC and Encabo ang sasagot ng issue na yan. Kaya naman huwag natin patagalin and here's one of your favorite TikTokers, MC and Encabo, and of course, kasama niya pa rin si JohnFred Padillo. And guys, ang first meet namin ni JF, 2019 siya, October 28. Short story to guys, na kanilang first meet. Itong pagkakatanda ko, 28. Ganda ni MJ talaga. Kasi taping namin no, nung movie ng family nga. Sana, ayun. Ang role ko doon is lady ako ni Kurt. Basta, yun. So, ayun na nga. First day ng taping namin, ano yata yun eh? Script reading. So, lahat ng member ng family na pina-approach ako, kumbaga, kasi baguhan ako dun eh. Tapos, siya lang yung hindi talaga ako pinausap, siya lang yung hindi naman sin. Isip-isip ko, suplado naman itong lalaki na to. Suplado tapos, pala? Tapos, pansin ko din sa kanya, palagi siyang mag-isa. Gusto niya lagi ng lonely, tapos tahimik. Then, nagulat na lang ako, paiksiin ko naman. Nung last day ng taping namin, eh nung last day na guys, nagpapapansin siya sa akin. Like, tinatawag niya akong idol. Tapos, nagpapapicture siya palagi sa akin. Idol, picture tayo, ganito, ganyan, Snapchat. Tapos yun, sabi niya, in love daw siya sa akin. Nung grabe naman. Ang bilis pa rin dyan, pwede. Mga damos si JohnFred. Inukulot ako, tapos ako naman, naiilang ako. Kasi nakatitig talaga siya. Kung makatitig ka lang, mapapatay. After nun, umuwi na kami. No, masaya kami sa bani. Nag-celebrate kami dun sa pinutuloyan namin. Lahat ng family na nun. So, ako, uminom ako ng Tanduay Ice. Yung nasa bote. Tapos, maya-maya, nag-notify yung TikTok ko. May nag-message. Tapos, JohnFred yung pangalan. Eh ako, hindi ko siya kilala noon. Hindi ko matandaan yung pangalan niya noon. Kasi hindi ko nga siya nakakausap talaga. Tapos sabi niya, tama na, baka malasing ka. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi mo nalas. Tanduay Ice lang naman yun. Tapos yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga guys. Nag-chat na kami sa TikTok. Kasi ginabukasan, pauwi na kami eh. ng Batangas. Tapos na kasi yung taping nun. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na nga yung chat namin, ako mismo yung naghanap sa kanya sa Facebook. Kasi sabi niya, madami nga daw siyang poster. So, sinad niya yung link. Ginuduwit niya na palagi yung mga TikTok videos ko. Ko-comment na palagi sa mga Facebook posts. Tapos yun, nanligaw siya ng 3 months. Akala ko talaga guys, hindi siya seryoso nun. Pero worth it naman. Sana kayo rin. At ngayon, mag-2 years na kami. Ang dami kong nakikitang comment na ganito ha. Hanggang sa kumalat na nga po na yung balita na break na daw po kami. Siguro nagkaroon lang kami ng mga personal problem. Natural lang naman siguro yun. Pero ano totoo? So yun guys, hello. Ito, lilibad namin ko na sa inyo ha. Wala po talagang nag-break. Oh guys, malinaw na ha? Super po kami ngayon, JF. Umuwi lang po talaga ako ng Batangas kasi ECQ doon. Tsaka okay. Meron din akong inasikaso dito. Nag-enroll ako. Di ko alam, gusto nyo nakuha yung mga balitang ganun. Like, hindi lang naman kami nagsama. Tapos may gano'n na. Ayun, walang nag-break ka. Okay na. Kita doon ni JF. Tuwa si JohnFred eh. So guys, I hope na-clear sa ating lahat na walang breakup na nangyari. Siyempre, walang comeback na mangyayari. Dahil stay strong yung kanilang relationship at pareha silang masaya sa isa't isa. Kaya naman, patuloy pa rin ang kanilang mga kilig at sweet moments sa TikTok. Well, hanggang dito na lang muna ating video for that. Tulad ang palagi ko sinasabi guys, kung meron pa rin kayong mga request or suggestion or kung gusto mong shoutout on my next upload, just comment down below. And of course, huwag yung panikililimutan mag-like. Guys, so yun lang guys. Thanks for watching. I hope mag-enjoy kayo. And I hope to see my next video. Have a good one.
and peace out.